Hello everybody, welcome to my channel. Minsan ba naitatanong nyo sa inyong sarili kung nabubuhay ba dito sa Israel ang halaman na itinatanim natin dyan sa Pinas? Nasubukan ko na dati nung nasa South Korea ako, may dinala ako na kaputol na parang pandan, may ugat siya. Hinabol pa nga ng aso yung kapatid ko sa airport dahil naisip ko na baka naamoy yung maleta na may dalang ganun ay bawal. Instead na maleta ko ang inamoy ng aso ay yung maleta ng kapatid ko. Ang naamoy pala yung pusit, hindi yung tanim na daladala ko. Nilagay ko sa styrofoam yun, sa food styro. Pero ngayon dito, meron po kasi tinatawag itong tayo, yung Asian store. Nagtitinda sila ng lemongrass. Nung meron sila doon lemongrass, nakita ko yung lemongrass, parang may ugat. Kasi ang ginawa ko dati, ibinabad ko siya sa tubig, binasa ko, tapos ibinalad ko sa plastic. Para siyang kinulog ko muna. Tapos nung kinulog ko, may lumabas na ugat. Tapos, naisip ko na itanim. Bali, yung hotel namin, tinatapon nila yung pag magpepesak, yung mga lumang trash can, meron doon sa loob na parang timbang maliliit. Humingi kami doon. Humingi ako ng mga 5 piraso. Tapos binutas yung ilalim. Tapos kumuha ako ng lupa sa ilalim snowbird tree. Parang pine tree. Bali yung parang dahon ng pine tree haba-haba, yun yung parang nag-cover doon sa lupa para maging mataba. Para medyo may humid yung lupa, hindi masyadong ganun ka-dry. Kaya nung hinuhukay ko siya ng kutsilyo, mayabo siya. Kumbaga parang hindi siya matigas. Maganda siyang taniman ng luya sa aking idea. Nung tinanim ko na, tumubo na po siya. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng mga tanim ko. Bali, ang tinanim ko pa lang po ay luyang dilaw. Bumili ako ng 2 shekel na luyang dilaw sa Asian store tayo at saka ng lemongrass. Sinubukan kong itanim sa isang timba. Kasi sa Korea po noon, nakita ko noon, nagtatanim din sila ng sili sa timba. Nakakapag-harvest din sila. Yun. Gamit yung merong CRH yun yung kanila, carbonized rice hull sa agriculture kasi ganon. Yung parang sinunog na ano ng balat ng palay, yun yung hash. Carbonized rice hull. Tama. Yun. CRH ang tawag, CRH. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa and please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod pang buhay dito sa Israel. Ginagawa ko po kasi ito, instant na bibili kasi ang 1 shekel is mahalaga na sa amin. 1 shekel is 15 pesos na rin sa atin. How much more kung 10 shekel pa magastos mo. Kahit pa paano, kahit pa konti-konti nakakatulong. Eh, diba, pag magluluto ka ng tinola, kailangan din ng lemongrass. Maganda yung lemongrass. Ang hindi ko na nakikita dito yung pandan. Yun. Sige po. Panoorin niyo po. Hello everybody, welcome to my channel. Nangunguha ako ng lupa ngayon kasi wala akong pasok. And then, dadagdagan ko yung mga tanim ko doon. Yung lemongrass ko, papakita ko sa inyo mamaya na nabuhay na. Kaya hindi na ako bibili. Pera din kasi eh. 2 shekel din, magkano yun. Diba? Okay, please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-update ko kayo sa mga tanim ko dito sa Israel. Bye-bye. Ayan, bali din kanina nanguha ako ng lupa. Ayan, ngayon ako may time kasi inayos ko pa dito. Nag-ayos ako ng aming tirahan. Nag-dinis ako. Ayan, ganyan lang. Bali, ang bala ko, yung lemongrass, ililipat ko sa malaking lagayan sana. Kasi mabilis lumago yun. Kasi nung nag-aalaga ako sa nanay kong bulag, pag magluluto ako ng pagkain niya may lemongrass. Masarap kasi yung parang nakaka-relax sa kumakain yung may halong lemongrass. Eh, may tanim yung kapatid ko doon na nasa timba lang. Everyday dinidilig namin. Tapos sisikata ng araw. Doon na lang kami kumukuha. At saka, ang lemongrass hindi dapat binubunot. Pag kinukuha, puputulin mo lang yung katawan. Magkaroon lamang ng amoy yung niluluto. Okay na yun.
Yun. Okay. Ayan, bali, tatlong timba ito. Tapos, nandun yung aking tinanim na tatlo na may, ano, may tumubo na siya. Pero hindi ko siya pwedeng galawin, baka ma-stress ang halaman kasi pag ginagalaw, na-stress. Ayan. Humihingi si ate yung sa akin, eh, ito yung, ano lang, binili ko talaga siya na ganyang kadami magkakadikit. Tapos nagkaroon siya ng parang ugat, nakita kong parang may ugat. Nung binili ko siya, may nakalitaw na dalawang ugat. Tapos binalot ko siya sa plastic na basa. Tinamad ako magtanim, akala ko patay na to eh. Nung nilagay ko na sa lupa, nabuhay siya. Yun, basta naisip ko kasi may miracle dito eh, sa Israel. Kahit saan siguro, mabubuhay. Maniniwala kang mabubuhay, mabubuhay. Nasa loob lang po ito ng bahay kasi naano akong dalhin to sa labas. Mainit na ngayon eh. Pag dinala ko to sa labas, ma-overdrain yung lupa na matigas na agad na parang disher to. Baka mamatay. Kaya mo, nilipat ko lang siya dito sa may bintana. Oh. Nag-dry na agad. Doon yun sa may kanto ko lang nilagay eh. Ganun na, papunta na summer tayo ngayon. Hindi po, bye-bye. Hello everybody, welcome to my channel. Narito na yung mga tinanim ko. Bali, yung dalong timba, wala pang tanim. Yan. Bahala kong taniman yan ng, bahala na kung ano yung pwede. Yung celery, meron kasi ditong binibenta na celery na mayroon ng ugat. Para hindi na rin ako bibili ng celery. Titignan ko kung magkakaigi. Tapos, siyempre, namimiss ko yung talbos ng kamote. Bumili ako ng laman ng kamote. Kasi, di ba po, pag nagpa-farming, tapos binunot mo yung bagin, tapos may laman yung kamote, at yung laman ay naiwan. Tumutubo ulit yun. Yun, ito hindi ko alam kung tutubo siya. Pero nilagay ko siya sa galon na pinutol. Sinuklot ko doon. Tapos may butas yan. Yan yung kamote ko. Itsura niya. Para siyang duck. Buhay na yung lemongrass, piraso. Okay, bye-bye. I see the crystal raindrop falls and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make this rainbows in my mind, think of you sometimes. Now I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it through. We try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky, just the two of us.